Good day everyone! Welcome po ulit sa Welcome Ya TV! At sa araw pong ito, kagaya po na naipangako ko kahapon, ang lulutuin naman po natin ngayon ay lumpiang gulay. Ayan. Kahapon po kasi nag-chapsuy tayo. At noong nagluto po tayo ng chapsuy, marami pong sumobrang mga gulay. Kaya what I did ay bumalik po ako sa store at bumili po ako ng lumpia wrapper. So, yung pong mga gulay nating sumobra, gagawin po natin ngayon na lumpiang gulay. Ayan, samahan niyo po ako mga kaibigan. Ayan po, hindi ko na po kayo isinama sa paggagayat. Kasi boring naman po kung panonoorin niyo pa akong maggayat. Ayan, ang mga sumobra pong gulay sa ating kahapon, yan po, yung beans. Ayan. At may sumobra din po tayo na repolyo. May nakuha po ako na spring onion sa fridge. Isama na rin po natin. Ito po naman ay carrots and sweet potato, kamote at saka carrots. Masarap po yan pag yan po ay kasama sa lumpiang gulay. Ito naman po ay singkamas, pero actually hindi po siya masyadong maganda. Pero tinikman ko naman po ang lasa, okay pa naman. Singkamas po, lalagyan po natin ng singkamas yung atin pong lumpiang gulay. So ano ang sahog natin? So wala po tayong seafood, naubos ang hipon natin, sinahog natin kahapon sa ating chapsuy. Sasahog po natin ay ground pork. Ayan, magigisa po tayo ng giniling at isasadyan po natin gigisahin yung ating mga gulay. So syempre pag magigisa, may sibuyas at meron pong bawang. So ang pampaalat po natin dyan, patis po at lalagyan lang po natin ng konting pepper. So basically, ayan na po yun. Pagkatapos po natin gisahin yan at lutuin, then ibabalot na po natin later on sa lumpia wrapper. Ayan. So, siguro nagtataka kayo. Matang ingay, nasa loob ng bahay, merong parang mga ibon. So, papakita ko po uli sa inyo ang atin pong mga alagang budgies. Ayan. So, medyo matagal-tagal na po natin na matagal-tagal na po na hindi nyo nakikita ito. Pero ito po yung pinaka-latest addition sa amin pong bahay, yun pong aming mga alagang ibon. Ayan. So, come on guys. Come here, come here, come here. Come here, come here. Ayan, tip mo. Nahahawakan na po yan. So, nahahawakan at ano tawag doon? Maamo na po. Kasi po, lagi ko naman silang pinapakain. Come here, come here, come here. Ayan. So, ayan. So, napaka-amo po niyan. Ganyan po yan. Halos everyday, ganyan po ang ginagawa namin yan. Naglalaro po kami yung dalawa. Ito po lang, actually, itong dalawa lang po na ito ang nahahawakan ko. Ayan, ito pong isa na to, tsaka yung isa. Parang dilaw. Ayan, magkapatid po yan, dalawang dilaw na yan eh. Ayan, so come here, come here, come here, come here, come here, come here. Come here. Ayan, matapang po itong isang to eh. Ayan, medyo masakit sa mga gut. Ayan, pero, come here. Naninibago siya sa camera. Ayan, parang mga suplado ho ito. Ayaw nila ng camera. Ayan, ayan. So, natutuwa lang po ako ipakita sa inyo. Ayan po yung mga alaga namin. Meron po kami lima na alagang budgies. Ayan, stress reliever po ito ni Mrs. Pagdadating po niya galing trabaho, dito na siya didiretso. Kukumustahin niya yan, babatiin niya. Ayan, so, nakakalibang po yan. Actually, hindi lang po si Mrs. Pati po ako, stress reliever ko po yan. Come here, come here, come here, come here. Ayan o. Di po ba? Nakakatuwa. Oh, doon ka na. Balik na doon. Doon. Masakit ka mga gat. Ayan. So, come on guys. At magsisimula na po tayo magluto. Ayan po, magigisa na po tayo ng ating bawang. Kain po natin ang bawang. Susunod na po natin ang sibuyas. Garlic and onion. Ngayon po, gisado na ang ating bawang at ang sibuyas. Susunod na po natin ang ground pork. Giniling na baboy.
Nakasiguro kayo, medyo madami yan po. Actually, binili ko po yan. Ayaw ko nang i-freezer eh. $5 po yan. Nakakabili naman po ng tingi-tingi din na ginili. Ayan. Ewan ko po kung ilang pounds dito. 2 pounds. Pag-isahin po muna natin. Ayan, lagyan po natin ang black pepper. Natin ng salt. Meron po akong oregano. This is dried, hindi oregano, rather parsley. Dried parsley. Para po sa umami taste. Susunod naman, ilalagyan na natin ang ating carrots at ang ating kamote. Lagyan na rin natin ang beans kasi medyo matigas to. Halos nagsasabay-sabay na yan maluto. Take note, hindi naman natin sila, hindi naman natin lalabugin kasi pipirutuhin pa naman natin yan. Ilagay na po natin ang singkamas. At take note, saglit lang po ito. Pwede naman po natin ihalo ito ng hilaw. Or rather, pwede nang hindi lutuin. Kasi po, pag pinirito naman yan, maluluto na rin yan. At yung repolyo, ay ibablanch lang po natin saglit mamaya. Kaya ko lang po imihalo para po sa lasa. Natansya natin yung lasa. Ayan na po mga kaibigan. At luto na po yung atin pong gulay. So ang gagawin po natin, hahanguin po muna natin dito. I-drain po natin. Tatanggalin natin yung sabaw. Pagkatapos, isusunod po natin yung repolyo. Ibablanch din po natin bahagya. Ayan na po yung hinango natin na i-drain na po natin ngayon. At yun naman pong repolyo natin ay atin pong lulutuin bahagya. Ayan po mga kaibigan, luto na rin yung atin pong cabbage. Ayan. Ganda ng kulay, hindi po ba? Ha. Pagkatapos po, ay atin na pong babalutin. Dito po muna tayo. Mamaya konti, pag lumamig, saka natin babalutin. Ayan mga kaibigan, tayo po ay magsisimulang magbalot ng atin pong lumpiang gulay. Yan. So, ito naman po ay hindi po pambenta. Kaya tantsahan na lang po tayo. Ayan. Eh mas marami, di ba mas masarap. Ayan. Yan, one down.
Tanggalin na nga natin to. Parang hindi maganda. Nahihirapan pa ako pag mayroong ganun eh. Siguro po mas mahusay kayo magbalot kaysa sa akin. Ayan. So, pasensya na po kayo. Ayan. Dalawa. Okay na po yan. At mamaya po ay pipirituhin natin at ating titikman yung atin pong lumpiang gulay. Ayan po mga kaibigan. Atin na pong piniprito ang atin pong lumpia. Wow. Ito po ang nagawa natin. Ayan. Nakagawa po tayo ng isang ziplock na malaki. At saka ito po, meron pa ho rito na natitira. Ayan. So ipifreezer po natin ito para po sa mga ilang araw. So ilang araw lang po aabutin ito. Mahilig po kami rito eh. Ayan na po ang ating finished product. Ayan. Malaki no? Ayan. Ganyan lang po kadali ang paggawa ng lumpiang gulay. Napakasarap at mura, no? Kasi po gulay lang yan eh, no? So maraming salamat po sa inyong pananood. Kung nakarating po kayo rito sa part na ito ng ating video, ibig kong sabihin ay tinapos nyo ito. So thank you po. Paalala lang po na ang kondisyon ng ating puso, ano man ang ating ginagawa, ay nakaka-apekto ng malaki sa resulta nito. Kahit po yung simpleng pagluluto lang. Kaya dapat laging masaya, laging positibo at laging maganda ang kondisyon ng puso para maganda rin ang resulta ng anumang ating ginagawa. Okay, ayan pa ho. Ay, nalaglag. Nagpiprito pa ho tayo ng ilang piraso pa para po at least magtaga-tagalawa man lang kami. Po, at thank you so much at I hope naka-subscribe na po kayo sa ating pong channel. At kung hindi pa po, please do subscribe para po naman sa mga susunod nating video. And click nyo na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo sa mga susunod pa po nating video. Okay everyone, thank you for watching. Until next video. God bless!